Isang napakagandang pribilehyo, Panginoon, na minsan pa tinipon mo yung mga tinawag at hinirang. Tinipon mo, Panginoon, sa bulwagang ito, Diyos, ang iyong mga pinili sa dakong lugar na ito ng Kristos. Salamat, Panginoon, muli mo pinag-isa ang iyong mga lingkod. Salamat, salamat sa panibagong pagkakataon na muli nakapagtataas kami ng kamay, nakapagbibigay kami papuri sa iyong pangalan sa bawat kapalitan. Salamat, Panginoon, sa isang pribilehyo na muli kami ay iisang katawan, Panginoon, sa pamamagitan ni Hesukristo Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Dakilang Diyos at aming mapagpalang Ama, sa hapong ito, samahan mo muli ang iyong mga lingkod. Sa hapong ito, ipakilala mo muli, O Diyos, ang iyong kalimlingan at kadakilaan. Samahan at pagpalain mo, Panginoon, ang iyong salita na mahahayag sa gabing ito, sa hapong ito, O Diyos. Minsan pa, Panginoon, dalangin namin na pagsama ng iyong banal na Espiritu sa salita na mahahayag ngayong hapong ito, O Diyos, kakausapin mo ang bawat isang nabilibog mo. Dalangin namin, Panginoon, mangusap ka sa aming mga puso. Sa iyong salita na aming pagsasaluhan, makilala ang iyong kadakilaan. At higit ka, Panginoon, dalangin namin na sa aming pagkakaunawa sa iyong salita, sa aming pagkakakilala sa iyong kapangyarihan, palaguin mo kami bilang Kristiyano at panawakin mo ang aming nasasakupan. Paabutin mo, Panginoon, ang bawat lingkod na tinipon mo sa lugar na ito, saan mang dako pa ang iyong kapangyarihan ay patuloy na mahayag. Minsan pa, Panginoon, give us fresh revelations right now on your gospel that we may be able to glorify you through your word, through the listening of your word. And may we continue to give glory to you through our lives. This we pray with thanksgiving. In the name of Jesus Christ, our only Lord and Savior. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Purihin ang Panginoon! Yeah.
Siguraduhin niyo, pag ginising niyo siya, hindi siya ma-offend.
kasi masama masamang bibiruin ang masama binibiro ang yan, malinaw lang kung kapalabitin mo yung natutulog na katabi mo, siguraduhin mo close friend kayo. Meron tayong reflexes na pag nagigising tayo ng tulog, bigla tayo napapabigwas. So tayo po ay makakaupo sa presensya ng Diyos. Binalikan na ako dito. Tayo po ay makakaupo. Relax na po kayo. Ako yung ipag-aano. Alam ko ninyo, ang laki ng lapad. Alam ko ninyo, kagabi nung nagkaroon dito ng disciples information sila kagabi. Napakaganda ng mga revelations sa Panginoon. At medyo naninimbang ibang ako kagabi kasi nga naman, first time ko ulit haharap sa maraming tao na nanginginig-inig ako ganyan. Although hindi naman first time, tulip parang sa East Coast, parang naninimbang-nimbang ulit ako, parang saan ba nakatayo ang aking mga paa. At sa hapon pong ito, sabi ko sa'yo, medyo nininervous ako, pero mas nakaka-nervous pala, yung pipila ka doon, tapos naka-ready sila. Mas nininervous pa ako, lumalakad ako dito ng parang haba-haba. Tapos lahat nagka-camera, nagpipicture-picture, oh Diyos ko po. Yung ang aking kasal, halos 1/4 lang ng simbahan yung nilakad namin. Tapos dito napakahaba, parang katedral. Burihin ang Panginoon. Mga anak ng Diyos, kamusta na kayo? Thanks, sir! Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa. Makalito, makuwi, mahanap. Wagas ng pag-ibig, malaki. Pribilehyo na ito na muling magkakasama tayo sa lugar na ito at muling magbabahagi na ng salita ng Diyos. Alam ko ninyo, napakarami kong daladalang kwento kasi ang tagal-tagal ko na muling hindi nakatayo sa East Coast. At salamat sa pribilehyo at pagkakataon ito na muling tinawag tayo ng Panginoon upang magkakwentuhan. Amen? Uulitin ko lang po, malaki ang ventilador. Kilala niyo dapat yung katabi niyo. Simulan na, pag-isa-isa. Ay nako, pinagod tayo kanina sa haba ng kantahan natin. Wish ko lang, napuspos tayong lahat, hindi napagod lang. Amen? Kayo ba'y napuspos sa awitan o napagod lang? Amen! At ang lahat ng pinupuspos ng pagpapala ng Diyos, pumalakpak! Tayo po'y magdedire-diretso na kasi ang sabi sa akin, dapat 5:30, pack up na tayo. At ang oras ngayon ay alas 4. So meron akong isang kalahating oras, hindi pa kasama yung healing na mga araw kalahating oras. So ibig sabihin, I have to finish this in 1 hour. Amen po? Handa na kayo? Ang ating pong pinag-usapan, i-discuss na kanina ni Father Cyrus Bartolome. At napakaganda ng ating gospel ngayon. At alam po ninyo, kung nag-iisip tayo, halimbawa, kung yung mga council members niya, alam niyo ito, ang hirap mag-isip ng team pag gagawa mag-anniversary. Kasi pipiliin mo yung gospel, tapos anong verse dito? May first reading, second reading, may responsorial psalm, tapos may gospel. Aling verse dito ang gagamitin nating tema sa ating anibersaryo? At alam niyo ba kung anong theme ngayon ng Connecticut chapter sa kanilang 16th year anniversary? Nandyan ba? O kayo? Make my joy complete. Yun yung tema nila. Actually, yung tema na yan medyo magaan-gaan pa, pakinggan. Medyo parang kalmadong at very subtle pa yan. Pero ang totoong gospel ngayong hapon na ito, talagang napakabigat ng sinasabi ng Panginoon. Babalikan natin, pero bago natin balikan, let's go to the background. Kasi yung ating pong binasa kanina, ano na siya, medyo may conversation ang nagaganap. Naunawaan ko natin. Pero bago natin balikan ko yung conversation na yon, ano ba yung nangyayari before that conversation? Amen po? Aalamin natin kung sino yung character sa kwento, kung ano yung pinag-uusapan nila, at kung bakit nila pinag-uusapan niyo. We're going to look at 3 things. Let's go to the background. Kung hawak po ninyo ang inyong Biblia, at I would really ask you to raise your Bible right now, because I believe that we are 16 years in this ministry, and if you are serving the Lord for more than 16 years, you should have a Bible as old as you in the ministry. Amen po? As brother, wala akong Bible. I have an iPad. Oh, sige, labas at itataas ang iPad. iPod. O, ano man
Ayan. Bakit po kayo pinataas? Tayo po, mga lingkod ng Diyos, nagtitipon, sabi natin yung lumisa, ang dami-dami natin. Sabi ni Sister Tess, huwag po kayong uuwi, huwag po kayong uuwi. Kasi nag-warning na siya, alam niya, may mawawala at may uuwi. At totoo ang kanyang warning, na wala ang tao sa bleachers. Nakapag-lunch na kasi. Jokes. Amen po? Bakit natin kailangan ng Biblia? Kasi ito yung pinag-aaralan natin sa gawain ko. Ito yung nagpapatatag sa akin bilang lingkod. At kagabi sa aming pag-uusap, alam ko ninyo, sino mga guru dito? Itas nga po ang kamay. O may background psychology. Pag may background kayo sa psychology, sinasabi sa educational psychology na ang bata kapag grade 1, ang age ng grade 1 sa Pilipinas ay ano? At hanggang ngayon naman, nagsisimula sa 6 and 7 years old. Bakit hindi na lang nung inimbento ang pag-aaral? Bakit hindi ginawang grade 1? Halimbawa yung kinder na 3 at 2 taon. Bakit hindi na lang siya yung grade 1? Kasi ang background doon, ang grade 1, if you are 6 and 7 years old, you think like an adult. Ang inyong anak, pag siya ay 7 o 6 na taon, nag-iisip na siya na parang matanda. Nagre-reason out na siya na parang matanda. So pag nag-aaway yung kanyang nanay at tatay at nagsasampalan kayo mag-asawa sa harap ng 6 or 7, hindi niya na yung naiisip, ay naglalaro ng sampalan si mommy at daddy. They don't think that way. Nakikita nila there's something wrong going on. The emotions coming out from them is not something fun. So ibig sabihin, bakit ko ito sinasabi? If you are 7 years or above in this ministry, we should be thinking like adult Christians right now. And right now, when we say you are thinking like an adult Christian, you don't take for granted not to bring a Bible in a community where the fellowship of believers will gather. Naunawaan po natin. So ulitin ko, sino ang may Biblia, itaas ko. Be proud of it. Be proud that you have a Bible. Ibaba po natin yan. At ang nakakalungkot, sa totoo lang po, and I have to say this, bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos, hindi po tayo nagsisimula, marami akong backfire kung sabi ko sa inyo. Ang nakakalungkot, ang mga Biblia natin, paliitan. Paliitan ng Bible. Yung iba nga, hindi na kailangan electronic na ang Bible. I don't have to bring my Bible, I just have to bring my iPod and iPad and everything. It's everything electronics. Ang nakakalungkot, dahil nawawala, ang ating paggalang sa Biblia, parang nakakahiya magdala ng Bible kasi, brother. Nasakay ka ng train, makikita ka ng kapitbahay mo, lalabas ka sa ano, ay may Bible, banal, banal. Parang nakakahiya magdala ng Biblia. Nakakahiya magdala ng Biblia. Nakakahiya magdala ng Biblia. Itaas ang Biblia. Mga anak ng Diyos, hindi ko kinukundem ang mga nasa telepono ang kanilang mga Biblia, but I am telling you this right now, we should be proud of our faith. Yeah! Alam ko ninyo, sino ang nandito dito ng Alliance, nagpunta sa Alliance sa New Jersey, pagkitaas nga po ang kamay. I'm going to just give you a short recap on what just happened. Alliance of Filipino Catholic Charismatic Prayer Communities, iba't ibang prayer communities, nagsama-sama sa New Jersey sa isang gathering. That was their 18th year of doing that. At doon sa gathering na iyon, ang daming mga very enlightening words na sabi nila. At ang pinaka hindi ko makakalimutan na tanahan na ngayon, dala-dala ng aking puso, yung pananahimik natin bilang Kristiyano, bilang Katoliko. Masyado tayong tahimik bilang Kristiyano. Alam ko ba ninyo ang digmaan na nangyayari sa buong daigdig ay hindi usapin ang pagpapalawak ng teritoryo. It's not about masama ko ang bansang ito, maglumaki ang aking nasasakupan, maging mas mayaman ako. The wars happening right now is a war of religion. Amen. Ang mga pinapatay, Kristiyano. Ang pinapatay, mga Hudyo. Ang mga anak ni Kristo, ang mga kumikilala kay Yahweh. Yun ang digmaan na mayroon tayo ngayon. At yung digmaan na yun, we are all silent. Parang, oh sige, oh, gilitan mo ako. Natatawa tayo ngayon. Pero tingnan ko kung makakatawa kayo kung kayo ay nakatayo sa Syria sa mga oras na ito. Titingnan ko kung makakatayo kayo sa Africa sa mga oras na ito. Biruin nyo, sila libre sila magdala dito ng kalang reliyon. Doon sa kanila, napakalalaking mosque. Wah, 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 wah.
ng rosaryo, palihimpap, pupukulan ka ng ulo. Hello! Wake up, Christians! Masyado lang akong nadala ng mga talk mga araw ko na yun. Hanggang ngayon, parang hindi ko po pwedeng manahibig ako bilang Kristiyano. Pinapatay po tayong Kristiyano sa buong mundo at tayo nananahimik dito. Very comfortable na yung simpleng ma-electric fan. Ayoko ng mainit, papatayin ang malaking ventilador. Dapat aawayan ng ventilador. Ay, hindi, ayoko ng ventilador pag pinatay. Uy, ang init, pag binuksan. Hindi, mainit, malamig, malamig. Ganyan ang ating issue. And I challenge right now, go to Africa. Tingnan natin kung ang convenience na mayroon tayo na yung pananampalataya na mayroon tayo ay dapat nating ipinagmamayabang. Bakit ko ito naging topic ngayon sa aking introduction part 1? Kasi may introduction part 2 mamaya. Kasi parang masyado tayong relax bilang mananampalataya. And we should not be. We should not be relaxed. Alam niyo kung ano kwento ni Samson? Pinakakalang kay Samson at kay Delilah. Anong kwento ni Samson? Tulad ng buhok. Naalala namin kay Samson, yung buhok niya na pinutol, nanghina siya, dyan sa namatay. Pero ano ang kwento ni Samson? Ano ang kwento ni Samson? Bakit itinatag ng Panginoon ni Yahweh? Kalooban ba ni Yahweh na mamatay si Samson sa ganong klase ng kamatayan? Ano yung purpose niya? Ang bayan Israel, ito yung background. Ang bayan Israel, nakikipamisan, kasama niya na ang mga Philistines. Nagsasama na sila sa isang bayan, parang okay-okay na sila, kasama yung kanilang kalaban. Namumuhay sila, mga Hudyo, Israelita, kasama yung mga mananakot nila na nagkakamabutihan na sila. Nag-intermarriage na sila, the Israelites and the Philistines. Nagkakaroon ng intermarriage, parang okay na silang lamang pananampalataya nila. Ang problema, hindi iyon ang kalooban ni Yahweh. Ang sabi ni Yahweh, huwag kang makipamisan sa hindi mo kalahi. Anong ginawa ng Diyos? He raised Samson. Anong ginawa ni Samson? Pinagdigma niya yung dalawang bayan. Gumawa siya ng issue para yung buong bayan magkaroon ng digmaan. At ang salita ng Diyos, dapat yun yung ating reason at purpose every time you stand. Hindi sa makikipagdigma ka, dala mo ang Biblia. Hello po? Hindi, yeah. Dala ko ang Biblia, makikipagdigma ka na sa'yo, sampala tayo ng Bible. That's not the war. Ang digmaan na ating daladala, dapat yung katotohanan lagi natin daladala dun sa hindi mananampalataya. Yeah. Always raise up an army, always raise up a war against the non-believers. Yeah. Hindi para sila libakin, kundi para ipakilala si Jesus. Amen? Amen po? Amen. Ito ang pinaka-isapang nakakalungkot. Tayo maiingay lang tayo pag tayo magkakasama sa gawain. Tama, mali? Tama! Pag natin dito, lalakas ang boses natin, amen! Amen! Try mo, pumunta ka sa party, sumigaw ka lang, amen. Try mo sa isang party na handa rin yung magdala ka ng Bible, kapatid. Pray tayo, basa tayo ng Bible. Drift lang, basa tayo ng Bible. Try ninyo kung gano'n kayo kaingay sa inyong pananampalataya. Isang hamon, kapatid. Ang ating pananampalataya, ang gawain kong ito ay isang paalala sa atin. Hindi tayo mananatiling tahimik. Amen? Amen. Hindi pa ako nagsisimula. Introduction number 1. Let's go to introduction number 2. Introduction number 2, sabi natin, titignan natin yung background. Ano ba yung pinag-usapan natin kanina? Binasang gospel. May kinagmamadali ako. Nakabot ko oras. Doon po saan natin pinag-usapan? Dalawang kapatid. Ayan. Ano po? Dalawang kapatid. Ayan. Kapatid, pinapanawala ng ulirat yung katabi mo. Kalabitin mo yung katabi mo, pinapanawa na ng unirak. Hindi pa naghihiling ng islay na. Umakalasi-kalasi ng ganyan. Hindi pa naghihiling yan, partida. Paano pag naghihiling yan mamay, matutuluyan niya. Siguraduhin niyo yung katabi niyo, buhay pa ha, ibig sabihin, matinupa. Matinupa?
Eh, tingnan mo. Pumungay-pungay ang mata. Sabi ko sa iyo, pag iyan nanakawal ang salita ng Diyos, kasalanan mo. Hindi mo siya ginising. Yung ating pong pinag-usapan is the parable of the two sons. May dalawang anak, sinabihan ng tatay. Pero bago natin pag-usapan yun, alamin natin yung background. Open your Bible on chapter 21, verse 1. Chapter 21, verse 1, ano po meron doon? Ano yung topic nun? If you have your Bible, makikita ninyo may mga bold letters sa taas at yun yung pinaka-title ng passage. Ano po yung title ng verses 1 to 11? Jesus enters Jerusalem. Si Jesus, pumasok sa Jerusalem. At alam natin ang eksena, inutusan niya yung dalawa niyang alagad, kumuha ng, si Jesus, inutusan niya yung dalawang alagad niya, kumuha ng donkey. Yung donkey ang kinuha, yun ang sinabihan ni Jesus, papasok sa Jerusalem. Ano nangyari? Na pumapasok siya sa Jerusalem? Ano nangyari na pumapasok siya sa Jerusalem? Ayan, sumisigaw silang lahat. Anong tradisyong katoliko ang ating pinagdiriwang ngayon? Anong Palm Sunday? Yun yung ating pinagdiriwang pag Palm Sunday. Hosanna! Hosanna in the highest. Pumapasok si Jesus. Pumapasok si Jesus sa Jerusalem, sa kanyang bayan. Chapter 21 verses 12 to 17. Ano nangyari? Verse 12 to 17. Eh, dapat nagdadala tayo ng Bible. Ano nangyari? Okay, Jesus went to the temple. Pagpasok niya ng Jerusalem, ang una niyang pinuntahan ng templo. Pagpunta niya sa templo, hindi maganda ang kanyang nakita. Ano nangyari sa templo? May mga nagbebenta-benta. Ano yung binibenta nila? Ano yung binibenta nila? Kalapati, may mga money changers. Kasi noong panahon iyon, mayroong silang ipinagdiriwang na kapistahan. May feast, meron silang isineselebrate na holiday. Ano yung holiday? Darating na yung Passover. Yung Passover darating, so lahat ng galing sa iba't ibang lugar, nagsama-sama sa Jerusalem para mag-celebrate ng Passover. Kung meron kayong among Hudyo, alam ninyo yung Passover na yan. Tama? Magsasama-sama sila at sila ay nagkakatay ng lamb. Yun yung sineselebrate nila, yung paglagpas ng kamatayan sa bayang Israel. Ano ang nangyari nung siya ay napunta sa templo? Nalabas na niya. Nagalit, pinagtutumba niya lahat. Ano ang sabi ni Jesus? Verse 19. I'm sorry, verse 17. My house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. Again, binabigyan natin yung background kasi magkaroon sila mamaya. So pumasok sa Jerusalem, nagpunta sa templo, giniba niya lahat yung mga nagtitinda doon kasi ang unang kinaayawan niya, yung mga tao mag-aalay sa templo. Wala silang dala-dala kasi galing sila sa malalayong lugar. Pagpasok nila sa templo, dapat may dala-dala silang ihahain. Eh wala nga silang dala kasi galing sila sa malalayong lugar. Ilang araw yung biyahe. So para mapabilis yung kanilang transaksyon, may mga nagbebenta doon ng kalapati, may magbebenta ng mga hayop, may mga money changers. Para pagpunta nila sa templo, automatic may dala-dala na sila. Nakuha ko ninyo? Panitinitin ko yung kwento? Kaya lang, nanggalit si Jesus, pinagsisira niya lahat ang nando doon. Sino ang unang nagalit? Sino ang unang nagalit kung pinagsisira niya yung mga tindahan? Ang mga pariseo. Ang mga church elders. Kasi yung kickback nila, doon sa mga naibibenta na yun, syempre, may mga benta-benta sila, may kickback yung simbahan. Mapupunta sa kanila. Kasi hindi sila pwede pumasok sa templo na walang dala-dala, so they have to buy something to offer. Naunawaan po natin? At yun ang kinainis ng mga pariseo and church elders. Dugtungan natin ang kwento. Ano ang nangyari sa verse 23? Pakibasa nga po ang verse 23 and 24. Masok si Jesus sa templo. Ayan. Salamat po sa sumasagot. Pakibasa po ang verse 23 and 24. Jesus entered the temple courts and while he was
teaching, the chief priests and the elders of the people came to him. By what authority are you doing these things? They asked and gave, who gave you this authority? Bakit ka pupunta rito at magaganyan, magbawala ka rito at sisirain mo ang kapatahimikan na nangyayari sa amin? Babalikan ko yung aking sinabi kanina. Ang mga makasalan, ang mga Philistines at ang mga Israelita, nagkakamabutihan na yung mga pinili ng Diyos at saka yung masasama. Nag-okay-okay na lang. Kasama mo yung masasama, okay-okay na lang. Kaya ginulo ni Samson. At eto ngayon si Jesus, pumasok sa Jerusalem ng gugulo. Uulitin ko, si Jesus pumasok sa Jerusalem ng gugulo. Bakit siya nanggugulo? There is something wrong in the community, kaya siya nanggugulo. At yun din, kasakay na yun, nanggugulo na siya ngayon. Pwede po ba pakipindot namin yung mga remote? Pakipindot niyo yun. Salamat po sa pumindot. Nanggugulo. Sa ating gawain, iba naman yung usapang gulo. Mamaya natin pag-usapan yung magugulo sa gawain. Usapan na natin, pag-usapan na natin yung panggugulo ni Jesus. Masyado na naging komportable lahat ng tao. Okay na lang dito, okay na lang. Benta-benta, benta-benta, mag-aalay, wala nang kwenta. Sabi ni David na nag-aalay siya sa templo, hindi ako pwedeng magbigay sa aking Diyos na hindi ko pinaghirapan. Sabi ni David yun. At eto yung mga lahi niya, at mga descendants niya, wala nang kahirap-hirap mag-alay. Pagpupunta ka na lang doon, bibili ka sa tindahan, iaalay sa templo, instant ang pag-aalay sa Diyos. At marami sa atin ganun. Parang, ang dadalo sa gawain, yung tipo, mamimili ka on your free time, oops, may trabaho na ako, alayos na, parang okay-okay lang lahat, parang ang paglilingkod, parang wala nang sakripisyo. Ang paglilingkod, parang okay-okay lang. Yung convenient para sa atin. At ang nakakalungkot nito, dito tayo namamatay bilang Kristiyano. Kasi yung convenience sa atin, doon lang tayo papabor. Parang yung preacher, pag ayaw mo, lalayasan mo. Ganun lang kasimple. Kasi hindi convenient sa akin, ayokong marinig. Tamaan ako. Pero may magandang revelation ng Panginoon kagabi sa Connecticut. Sana nandito kayo kagabi. Ang salitang tama sa wikang Pilipino ay dalawa ang ibig sabihin. Ano yung dalawang ibig sabihin ng salitang tama sa wikang Pilipino? Tama means wasto, correct? Tama ang sagot mo. And the other word or other definition of the word tama is? You got hit. You got hit. May tama ako. So sa salita ng Diyos, pag hindi ka tinamaan, wala kang tama. Ulitin ko yung aking sinabi. Sa salita ng Diyos, pag hindi ka tinamaan, if you did not get hit, wala kang check, wala kang correct. So sa hapong ito, pag umuwi ka ng wala kang tama, if you did not get hit by the word of God, then you'll go home with nothing. Correct? So ang reason natin ngayong hapong ito, kailangan pag umuwi ko dito, may 10 tama ako. 10 tama, 10 check, at 10 hit. Amen? So kung matutulog ka ngayon, 1 lang ang tama mo, 1 out of 10. So pinapanan mo yung kapatid, kaya mo napanan niya ang kapatid. Kaya mo yung kapatid. Kaya mo napanan niya. Ngayon pala, yung convicted talagang pakitibig paglaban sa anto, sa laki ng ventilator talaga. Ano yung kagabi na tatakotin kami ni Sister... Sino kasama mo kagabi? Sister Chief? Brother Ariel, paano ba natin papatayin yan? Lahat ng switch, pinatay namin, walang tumatama, buhay pa rin, kaya ako kasi magdamang bukas. Sa laki ng ventilador na yan. Anyways, ngayong hapong ito, pag uwi nyo, dapat may tama kayo. Huwag nyo pong, ito pang revelation kagabi ng Panginoon. Alam ko ninyo, pag tinatamaan tayo ng salita ng Diyos, it's a good thing. Kasi may pakiramdam ka pa.
ulitin ko yung sinabi ko. It's a good thing pag tinamaan ka ng salita ng Diyos. Kasi pag hindi ka na tinatamaan ng salita ng Diyos, manhid ka na. Patay ka na. At ang manhid, pantay ang paa. Tama mali? Tama! Subukan yung sampal-sampalin ng taong pantay ang paa. Hindi yung lalaban sa'yo. Wala na siyang pakiramdam. So itong ating mga preachers na ito, pag tinamaan kayo ng kanilang salita, buhay ka pa. Huwag kayong magalit sa kanila. Kasi, ang special mo naman, gagawa ko ng outline ng tatlong araw para sa'yo lang. Special ka? Ikaw lang ang inisip ko para gumawa ko ng outline. Okay naman. Di ba? Ang tagal ko kayong ginawa ito. Kaya ng umaga. Alam po ninyo, dugtungan na natin na tumahaba na naman ang ating kwentuhan. Verse 27 and 23. 23 and 27. Kinwestiyon nila si Jesus, "By what authority are you doing these things? Who gave you this authority?" Sino ka papasok sa bayan ito at sisirain mo ang aming kakahinitan? Yun ang attitude ng Kristiyano. Kung may kaguluhan, kung meron hindi tama, kailangan magkaingay. Amen. Hindi, we stand for the truth. Amen. Ay hindi, kasi makalibak-libakin ako. Hindi, bawal pumasok sa choir yung hindi kasal. Tapos, ay hindi, kasi baka pag sinabi ko sa kanila, baka mamaya kung ano sabihin sa akin. We stand for the truth. We stand for what is right. Mag-iingay tayo. At yun yung ginawa ni Jesus, nag-iisa siya. Kung tutusin, pwede siyang kuyugin. Nag-iisa siya, kasama niya yung disciples siya nagwawala. Ah, hindi ka, siya lang mag-isa. At that moment, pwede na siyang kuyugin, paluin, hampasin hanggang mamatay at that moment. Negosyo yun eh, sinisira mo. Pero he stood for what is right. Ganun siya katapang. Akin yung tinatawag sa atin ngayon ng Panginoon. That is introduction number 2. Kasi ngayon, papasok na tayo dun sa ating gospel. Verse 28. Pakibasa nga po. What do you think? Let's stop there. Sino yung kausap niya? May tinanong siya. What do you think? Ano sa palagay ninyo? Tayo. Sino yung kausap niya? Tayo. Di ba nakikinig? Kaya nakaya ganyan ang background eh. Sino yung kausap niya? The chief priests, the elders of the people. Yun yung kausap niya. Sino yung nagtanong sa kanya kanina eh? Kaninong authority ka ang gugulo ka dito? Yun yung kausap niya. Tama po? At yun yung tinatanong niya ngayon. Ang sabi niya doon sa kanyang tanong, ano sa palagay ninyo? Dugtungan natin. Mayroong dalawang tao, mayroong daw mama, there's a man who had 2 sons. Ano ang mayroon doon sa kanyang mga anak? Hello? Ano yung ginawa niya doon sa kanyang mga anak? Mayroong 2 sons niya. Again, ang kausap niya ay chief priests and elders of the people. At saan nangyayari ang kwentuhan na yon? Sa temple courts. Isipin natin na kasi mamaya may question and answer portion tayo. Sa temple courts, ang venue nila, yun ang kanilang setting, at ang kanyang audience are the people, the elders, and the chief priests. Naunawaan ko na, he had 2 sons. He went to the first and said, "Son, go and work in the vineyard." Anong sagot ng una ng panganay? Anong sagot ng panganay? "I will not," he answered. But later, he changed his mind and went. Marami tayo atin dito tinatawag ng Panginoon. We will serve the Lord, even the trials come. Tapos dumating yung trials, and here comes the trial, ay ayaw ko na. It's the same thing. It's the same thing. Pupunta ako. Pero hindi naman. Uy, sama ka sa anniversary ng kineta ka. Sige, listo po ko dyan sa sakyan ninyo. Tapos eto na yung sakyan ng ano, ng papunta ng Connecticut. Naghihintay sila, 3 oras, walang dumarating. Wala man ng patawag, or text, or ano. Baka naman nakatulog. Hindi nag-alaman rin. Pero kapatid, isang paalala sa atin.
Huwag ka magbibitaw ng pangako ng isang salita na hindi mo kaya pagawa. At yung word na ginamit doon, will. Ano ibig sabihin ng will? I will go. Sigurado siya. Sigurado siya, pumunta ako, tatay. Pero hindi naman nagpunta. Tungkungan po natin ang kwento. Verse 20. 30. Verse 30. Then the father went to the son and said the same thing. Anong sinabi ulit? Yes. Anong sabi ng tatay sa pangalawang anak? The same. Ay. The same. Anong sinabi? The same thing. Ano yung the same thing? Go and... Pakiulit nga lang kung natin na go and work. Pakiulit mo natin. Go and work. Okay. Dalawa yung ipinagagawa ni tatay. You go and you work. Yun yung utos dun sa una at yun din yung utos sa pangalawa. Sabi ng verse 30, then the father went to the other son and said the same thing. He answered, I will, sir, but did not go. I will, sir, but he did not go. Baliktad pala ako. Kanina, pinaghindi siya pero nagpunta. Eto naman, nag-oo pero hindi pumunta. Ako ang baliktad. Verse 31, which of the two did what his father wanted? Ulitin ko po yung tanong. Which of the two did what his father wanted? The first. Allah. Sino po? The first. Yan din yung sagot ng mga elders at ng mga chief priests. The first. Bakit daw yung the first? Jesus said to them, truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. Sino yung kausap niya ulit? Ang kausap niya si Father, si Monsignor, si Bispo. Yun ang kausap niya. High priest, the disciples, the Christians, the Catholics. Yun yung kausap niya. Yung mga nag-i-ersaday, kausap ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, tama yung sagot niyo. Yung una. Tapos ito yung pinakamagandang part. Truly, I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. Ano pakiramdam? Insulto yun. Ikaw, mauunahan ka pa ng mga prostitutes, mauunahan ka pa ng tax collectors sa pagpasok sa langit. Sabihin mo sa katabi mo, mauunahan ka pa ng prostitute? Mauunahan ka pa ng prostitute makapasok sa langit? Ay, sabi ko, sabihin niyo sa katabi niyo. May diin. Hoy, brother, I've been praying the rosary ever since I started reading. I've been praying the rosary ever since I started reading and it's ever since I've started talking. You can't tell me that a prostitute can go ahead of me in the kingdom of God. That's not true. Ibig sabihin, sinamaling si Jesus. Ibig sabihin, sinamaling si Jesus. Pero bakit niya sinabi yun? Bakit niya sinabi? Verse 32, ano po ang sabi? Ito yung dahilan kung bakit niya sinabi. Kasi, for John came to you to show you the way of righteousness and you did not believe him. Nagpunta si Juan. Inihanda ni Juan yung aking daraanan. Sinasabi niya, repent and be baptized kasi may susunod sa akin. Even I, this is John the Baptist talking, even I is not worthy to untie the string of his sandals. Sabi ni John the Baptist, pero hindi siya pinaniniwalaan. Kaya niya sinabi, for John came to you to show you the way of righteousness and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes did. Yung pang makasalanan ang naunang humingi ng sorry. Realidad ng buhay. Alam po ba ninyo, according to sa statistics, kising pa kayo? Amen! According sa statistics,
Ang pinakamasusungit, pinakamatataray, pinakamaldita, pinakamasamang ugali ay nasa simbahan. Wow! That's not the rules of being in a man. Not in hell should I. Hindi sila. Kailangan sa tapat na sumagot. Of course, that's not true. Not in hell should I. Tingnan natin kung totoo nga ha. Ito, tingnan natin ha. May papasok sa pinto. May papasok na sungit. Magkakalat lang yan ng chismi, sisiraan tayong lahat, magkakagulo tayo. Sana hindi na siya dumating. Kaya hindi nga yun. Kumara, wala kayo namin. Tapos may dumating ulit isang brother. Tapos sabi ng Secretary Treasurer, nandiyan na naman si brother. Hindi na nga nagka-tight siya, hindi nag-iika po, naglalagay niyan. Puro envelope, ang dami na yung panilalagay ng mga prayer request, wala man lamang. Ang dami-dami natin dito, wala tayong koleksyon. Sabi ni Secretary. Tapos dumating ko ulit si brother. Medyo sira-sira ang dami, nakaupo dyan. Ano ba yan? Ba't pumasok yung pinayaran ng mga yung pumasok dito? Ang baho-baho! Nakakaya! Ano ba yung mga kaya? Ang baho-baho! Ano ba yun? Wala sa simbahan yung mga masusungit, no? Wala. Hindi naman. Hindi sa gawain ng El Shaddai. Try niyo, maglalagay tayo ng homeless sa ating kalagitnaan kung may tatabi sa inyo. Hindi, hindi naman sa El Shaddai. Mga kapatid, maraming lingkod na tinawag ng Panginoon na mas mababa at mas aba kaysa sa atin. Paano natin sila pinakikitunguhan? Amen? Amen. Let's continue reading. And even after you saw this, you did not repent and believe him. Kahit nakita niyo na si Juan Bautista na nagsasabi na, repent and be baptized, hindi pa rin kayo naniniwala sa kanya. At marami sa atin ganun. Si preacher nagkakandaman at napulit-ulit ang sinasabi, paulit-ulit na hindi po kayo mag-BBS, pagkatapos po ng gawain, pagkatapos niya mag-present, para naman maganda tayo tingnan lahat. Sino nagsabi ng last time? Si Dr. Efrain, nagkakandaan ko yun. Napagod lang siya, walang kwenta yung sinabi niya. Walang kwenta, walang nangyari, wala nakarinig. Tama. Tama. May tama na kayo? Yes! Very good! May tama ka! Wala ko ng tama na kayo. Uuwi ka, puro edis. Bahala kayo. May tama ka na? Yes! Very good! Very good kayo dyan. Sino kaya ang pinakamaraming tama? Yung pag-uwi mo, ikaw ang pinakamaraming tama at pinakamaraming tama. Ikaw ang pinakapinagpala. Amen? Kasi ibig sabihin, may pakiramdam ka pa. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. May pakiramdam ka pa? Wala na. Nakatulog na siya. Sabi ko sa inyo, kaya yung paglabanan ng bibinagunan. Kung sino man ang naka-invento niya, ibang klase ka, Tsong. Kaya niya magpatulog ng ilang daang tao. Sabay-sabay. Hallelujah. Amen! Amen! Si John the Baptist, nag-ingay, ginulo ang katahimikan sa panahon ni Jesus, hindi nila pinaniwalaan. At eto ngayon si Jesus, doon pumapasok sa Jerusalem, nag-iingay at hanggang ngayon, kinu-question pa rin ang kanyang kakayahan. Tayong mga anak ng Diyos, nasaan tayo sa paglilingkod? Malalaman natin maya-maya. Atin pong pag-aralan yung dalawang ating tauhan sa kwento. Sino yung unang tauhan? Sino yung unang character of the story? The first son. And the second character? The second son. Walang kahirap-hirap. Alam po ba ninyo sa Biblia, ito yung pinaka-nakakatuwa. Pag walang pangalan yung character, ibig sabihin, ako yun. Sa Biblia, sa napakaraming parable ni Jesus, ang daming nameless people.
At ang tangi lang may pangalan sa Biblia, sa parables ni Jesus Christ, are the Pharisees and the sinners. Yung mga nagbabanal-banalan at yung mga obvious na makasalanan. Yun lang yung pinapangalanan ni Jesus. The rest, walang pangalan. They stay nameless. Bakit? Kasi dapat na natin hinahanap yung ating sarili. I am that nameless person in that Bible. I am that person that God is talking about. We have to see ourselves in the Bible every time we read it. Why? If you don't see any personal application of the gospel that you have read, that means manhid ka na. Hindi mo na nakikita ang salita ng Diyos na buhay at kumikilos. Amen po? Kalabitin mo yung katabi mo. Gising ka ba? Panatilihin mo gising yan, kapatid. You are your brother's keeper. Pag yan inakawan ang salita ng Diyos, pananagutan mo. Amen? Etong dalawang characters natin, tawagin natin si first son at si second son. Two different characters with two different personalities. I-describe natin si first son. Sino raw si first son? Sino si first son? Ano yung, sino siya sa ating binasang kwento? Ano yung ginawa niya? Si first son na nagsabi na? Siya nagsabi na? No! Si first son sabi niya no. Pero nagpunta. Si second son? Nagsabi na yes, we will serve the Lord even the trials come. Pero anong ginawa ni second son? Hindi. Walang ginawa. Hindi nagpunta. Pero sigurado siya, sabi niya, I will go, but he did not go. Naunawaan po natin? Sunod. Sino ang mauunang pumasok sa kaharian? Sino ang mauunang pumasok sa kaharian? Si first son or si second son? Si first son. Kasi si first son, inirepresent niya ang lahat ng makasalanan. Si first son, si makasalanan. Siya yung tao na ang tagal mo nang inaakay, hindi maakay-akay sa gawain. Siya yung katao na ang tagal-tagal mo nang niyayaya, hindi makarating. Pero, sa huling sandali ng kanyang buhay, nakaranas ng kaligtasan. Amen? Si second son, ang tagal-tagal na sasak sa gawain ito. Ilang years na ang foundation ng El Shaddai? Did you believe so? 30. Si second son, 33 years na sa foundation. Mauna pa siya sa foundation. Ang tagal-tagal ko na sa gawain ito. Ako ang founder. Umakalingaw ako. Ngayon yung minapunta ako isang gawain. Naisip ko muna, ako dito sa East Coast. Diba? Sa isang hindi kalayuang lugar. O, diba? Ibig sabihin, mararating ng ilang oras. Diba? Alam mo, brother, ako na nilang gawain ito dito sa simbahan na to. Alam mo, brother, ako na ako ang founder dito. Alam mo, brother, yung pari dati, ganito, kaibigan ko siya, kaya kami nakapasok dito. Ha? Opo, opo. Opo. Hindi nyo kilala yun, nameless na. Pero nasaan na siya? Lutubog niya dito. Pag maganda ang panahon, nandito. Pag may kaaway, wala. Pag wala yung kaaway, nandiyan ba yung kaaway ko? O, sige, attend ako. Wala siya eh. Ay, sino mag-pray? Si Alex? Ay, hindi ba atin? Si Alex pala eh. Ayaw ko siya magsalita. Matalim. Paliwanag ang buhay. Pagkakapareho. What do they have in common? Una, pareho silang son. Ano pa ang pagkakapareho nila? Ano ang pagkakapareho nila? Hello? Pareho sa nilalaki, stand nga eh. Ano pa ang pagkakapareho nila? Pareho sila? Inutu.
ang inuutos sa kanilang pareho. You go and you work. Take note, and ang ginamit na conjunction, pangdugtong. Hindi sinabi nung ama, go or work. Go and work. Amen. Ibig sabihin, they are both asked to do both things, to go and to work. Ano ang pagkakaiba ng utos na ito? Ano ibig sabihin ng go? To go means to leave. Pumunta, umalis ka dito, pumunta ka doon. Mula rito, may pupuntahan kang lugar. Ano pa? Ibig sabihin, if you are asked to go, you will not stay. Tama, mali. Siyempre, you're going nga eh. Siyempre, lilipat ka ng lugar. Alam niyo mga kapatid, itong utos na ituputo sa atin, we are asked to go. We are asked to go and proclaim the gospel. Kaya lang, masyado tayong relax. Ayaw natin naaabala, ayaw natin ng kaabalahan sa iba. Ayaw natin na nasasaktan tayo sa sinasabi ng iba. Alam ko ba ninyo, ang hirap kayo magsalita dito sa unahan. Kala nyo lang, madali mag-outline ka, tapos mag-tok-tok ka yan. Sige, preach, 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 preach. After that, uyan na. Hindi ganun kasimple yun. Pero yun mo, magsasalita ka rito, kilala mo yung napakarami mukha dito, tapos pag nagsalita ako, alam ko, tatama dyan. Pero Lord, I have to say this. Amen! And I'm doing this not because I intentionally want to hit you with the Word of God. Pero ang hirap na tayo pa dito. Baka mamaya, pagpunta ko sa kanila, patirin ako, mahulog ako sa sandalan, hindi na ako nakabangon. Yan mga gano'n na akadaalin langan, baka magalit siya sa akin, mawalan ako ng kaibigan sa lugar na, i-chismis niya ako, siraan ako, hanapin ako sa Facebook, siraan ako, hindi kita pangin sa salita. Maraming bagay. Ang hirap tumatayo at nagahayap ng salita ng Diyos kasi prone ka to criticisms. Mas mainam ko pag umupo ko na ako dito, makikinig, reserve seat for disciple, makikinig na lang ako dito at wala akong gagawin. Mas mainam yun, tago, wala akong pakialam ang buong mundo sa akin. Pero hindi yung panawagan sa atin eh. Ang tawag sa atin, mag-ingay at ipagsigawan ang salita ng Diyos. And that is the thing na paulit-ulit. And even the second reading kanina, ang tindi ng tama. Ang tindi ng tama ng second reading. Do not think of yourself more highly than you ought. Ibang klase pong nagsalita ang Diyos. And standing here right now, declaring the goodness of the Lord, masakit po tayo tatamaan, but I have to. Or else, I will not be blessed. Nakataya dito ang aking buhay sa aking paglilingkod sa aking Diyos. I am doing this not to please other people. Ay, Brother Ariel, ang galing-galing mo. Ay, Brother Ariel, yung gusto favorite preacher kita. I don't mean that. I have to say the Word of God straightforward. Kasi ho, nagkagalitan ako at kasamaan ng loob. Makarating kung saan dako ang aking pinagagawa. As long as I am proclaiming the goodness of God, I don't care. And that should be the attitude of each and every one of us. Do not stay silent, people of God. If there is something wrong with the music ministry, stand up. Wait, can we correct that song? That doesn't sound right. Wait, can we do something about that? That doesn't sound good. Hindi, patayin talaga ako, yamang sintunado kami, yamang wala kami sa bagsak, wala kami sa hulog, yamang sintunado. Kasi pag nagtanong ka doon, huwag sasabihin, nagbibita-dabida ka, nagmamaroon ka, gusto mo maging coordinator, ano? Kaya nagbibita-dabida ka. Well, I have to stand for what is right. Amen. Even if it takes my reputation. At isa na pagdating ng example, yung ating mong pari nagsalita sa Alliance, ang Philippine Catholic Charismatic Prayer Communities, ang klase yung pari na yun, ang husay magsalita, mahusay ang kanyang gift. Pero ito yung kanyang patotoo. Ito yung kanyang patotoo. Siya ay homeless. Pinalaya sa kanyang parokya, simpleng bagay, nakabangga niya lahat dahil sa pagsasabi ng salita ng Diyos. So ang parokya niya, kung sino mag-aampon sa kanyang parokya, doon siya. Ganun lang kasimple. Ganun kasimple ang katapangan sa paghahayag ng salita ng Diyos. You have to face all the criticisms and all the challenges.
Ganoon kasimple maglingkod sa Panginoon. Of His standing for what is right and what is true. Kasi yun yung panawagan sa atin ng Panginoon. I'm going to repeat this over and over until I finish because that is the message of today's gospel. Mag-iingay tayo, hindi lang sa gawain ito nang iingay ng El Shaddai, tawa na tawa na. Pag nandun ka na sa restaurant, hindi ka makapaglagi, ipit-ipit yung cross mo, kapag makita ko lang yung cross. Yung cross mo, baba ko na lang kinukusal na gano'n. Hindi man lang makapangulus sa isang eleganteng restaurant, dahil yung mga kahit Kristiyano ako, anong pakailan mo sa'yo? What if I'm surrounded by Jews? What if I'm surrounded by Muslims? What if I'm surrounded by Protestant churches? I am a Catholic. Kasi baka makita ako. Nag-grossabi ang tao sa bagay. Ano na yung kinukotot niya? Nag-detect, hindi naman nakatingin. Pero pala paglabas, nag-grossabi yun. Hiyang-hiya. Hiyang-hiya sa ating pananampalataya. Kaya tayo pinapatay. Kaya tayo pinapatay bilang Kristiyano. Kasi nahihiya ka sa iyong pananampalataya. Pag ako may nakita sa inyo sa tren, tapos kumakay o kahit saan, tapos nananalangin. Ang cross, pag-call it, thank you, Lord. Amen. Well, let's eat. Sino? Tawa kayo dyan. May tama ka na? Very good ka. May tama sila. Next. We are asked to go. We are asked to leave. We are asked to move from one place to another, and we are also asked to work. Ano ibig sabihin ng work? Trabaho. Ang definition ng Merriam-Webster Dictionary sa salitang work, ang definition niya, work is an action involving mental and physical effort to achieve a purpose. So ibig sabihin, pag ikaw pala ay nag-work, gumagamit ka dapat ng isip at ng physical para may ma-achieve kang purpose or goal. Naibig kayo dyan. May follow-up question. Ano ang trabaho mo sa gawain ito? Anong pakinabang ng Panginoon sa iyo sa gawain ito? What is your work in this ministry? Ha? Makinig. Yung makinig, kailangan ba ng physical? Hindi, nakikinig ka lang, dinakupo ka lang dyan. I am working, brother. This is my work in this ministry. Makinig. That is not a work. Wala ka na-achieve na purpose. You are not doing it physically. To work in the ministry means you have to use your mental capacity and your physical capacity to achieve a purpose. That's by definition. Anong pakinabang sa'yo ng Panginoon sa gawain ito? Anong ibig katabi mo? Anong pakinabang sa'yo ng gawain ito? Ha? Anong pakinabang sa'yo ng gawain ito? Amen! Anong pakinabang? Sige na katabi. Sige na katabi mo. Hoy, ang pagtulog, walang pakinabang. Walang work doon, wala kang mental yun eh. Tulog lang eh. Ano ang pakinabang sa'yo ng gawain ito? Ang pagbibigay ba ay isang trabaho? Ang pagbibigay ba sa gawain ito ay isang trabaho? Ang hirap kayo magkwenta, mental yun. Magkano ang ilalabas ko? Meron akong $1 at $20. Meron $50. Ang hirap ang isipan nun, mental. Ang hirap ang isipan nun. Eto pa yung isa, yung physical aspect, yung pagbunot. Bubunutin ko ba o hindi? Iisipin mo kung magkano, that's the first thing, mental. Ano yung pangalawa? Physical, yung action. Gagawin mo ngayon. At ihuhulog. May na-achieve? May na-achieve? May na-achieve. Titignan natin mamaya kung kaninong work ang napapakinabangan ng Panginoon. Mamaya iisipin mo,
kung puro mental lang ako po ay tinawag ng Panginoon dito pamparami. Oops! Kagabi, sabi natin, may pamparami ministry. Kailangan biyaya yung tao na nakaupo dyan. Biruin mo, kung wawalo kayo, nadagdagan ng isa, siyam na kayo. May pakinabang ka. Pero anong aspects nun na napakakinabangan? Mental ba? May physical aspects ba na pakinabang doon? Nagumagana? Lalakad eh. Kayo mag-iisip niyan. Lingkod ng Diyos, ano ang pakinabang sa iyo sa gawain ito? We're asked by God to do two things. To go from here, you have to go somewhere. And second, to work. Amen po? Amen. At saan tayo pinapupunta? Saan pinapupunta yung kanina? Yung dalawang kapatid? Sa vineyard. Sa vineyard sila pinapupunta. Alam po ninyo, yung parable last week is the parable of the workers. Yung parable last week, the gospel last week is the parable of vineyard ulit. Si Jesus mahilig sa vineyard. Mahilig siya sa vineyard. Last week's gospel is about the vineyard. And ngayon, vineyard na naman. Ano ba meron sa vineyard? Workers. Grapes. Merong grapes sa vineyard. Pero bakit yung vineyard ang laging example ni Jesus? Last week, balikan natin yung gospel last week. May isang landowner nagpunta sa kalye, naghanap na magtatrabaho sa kanyang ubasan, sa kanyang vineyard. Anong oras siya lumabas ng umaga? Anong oras siya lumabas ng umaga? Tapos, ano yung susunod? Iba-iba orasan ninyo? Iba-iba orasan natin? Anong oras? May alas 9 ng umaga, may alas 12 ng tanghali, may alas 3 ng hapon, may alas 5 ng hapon. At nung magbabayaran na, siguro ay assume natin alas 6 na ng hapon, magbabayaran na. Unang binayaran yung alas 5. Isang oras ng trabaho, one day wage. Magkano ang minimum wage ngayon sa New York at dito sa East Coast? 7! Sabihin na lang natin para mabilis ang kwentahan, 8 para patas tayo. Tapos nagtrabaho ka ng 10 araw, magkano? Kahit 10 oras? $80. Birangin mo, nag-$80 yung binayaran doon sa isang oras ng nagtrabaho. Tapos yung iba daw, the same amount. One works wage. Yung alas 12, 80 rin ang bayad sa kanya. Tapos yung nagtrabaho ng umaga, ng alas 9 ng umaga, sabi niya, ay, kamalaki na kay akin. Yung isang oras na nagtrabaho, 80. Hindi lalo na ako, ilang oras na ako nagtrabaho, mas malaki yung sweldo ko. Pero nagulat siya, inabutan siya, 1 denarii. Pareho. Isang araw na sweldo din. Unfair, sabi niya. At yun din yung sa atin ngayon. Unfair! Unfair! That is not fair! Ganyan ba ang Diyos? Unjust? Is God unjust? No! Unjust ba ang Diyos? No! Bakit binigay sa atin itong parable na ito? Kasi yun na buhay nung unang panahon na nagtrabaho ng pagkarami-rami para sa at salita ng Diyos ay makayag sa atin ngayon. Is the same kaligtasan na mayroon yung mga makasalanan. Yun ang ibig niya sabihin. Kahit gaano ka nagpapalod sa ministry nito, 33 years ka na sa foundation na ito, pag namatay ka sa langit, ka pupunta. Tapos yung tao na isang oras lang umatid sa gawain ito, tinanggap si Jesus Panginoon at tagapagligtas, paglabas ng Greenwich Highway na yan, paglabas ng I-95, nasagasaan, patay. Alam niyo ba, sa langit din ang punta nun? Yun yung ibig sabihin nun. It doesn't matter how long you have been serving in this ministry. But the thing is, how well do you do the work that is assigned to you for you to do? It doesn't matter. Payabangan tayo, ako ang founder. I started this ministry. Ako ang nakakuha ng auditorium na ito, kaya kami nandito ngayon. Ako ang nagpagawa ng napakalaki, ang pinakamalaking background sa buong East Coast na yan.
Hindi ang kakasya sa New York, sa Philadelphia, kahit sa ang anniversary, hindi nila kayang pagkasay niya dito lang. Custom made para sa Connecticut chapter. It doesn't matter how big you give in this ministry, kung gano'ng kakayaman. Ang tanong, gaano mo napapanatili ang iyong paglilingkod? Amen po? That's introduction number 3. Ano hindi pa pala? Marami pa pala. Meron pa ako, balikan yung relo ko. Meron pa ako 25 minutes. Bakit vineyard? What is it about the vineyard? And it's very important. It's every time that Jesus is talking about His flock, His people, He talks about this vineyard. What is a vineyard? Maraming plants, maraming grapes. Kasi ang vineyard, maraming wine press, gawaan ng alak. What is so important about this vineyard? Kasi it is a symbol of blessings. Iniingatan ng Diyos ang kanyang mga lingkod at ikinukumpara niya sa kanyang ubasan. Ang gawain ng Diyos ay ikinukumpara niya sa isang ubasan. Ano meron sa ubasan? Inaalagaan. Alagang-alaga ang isang vineyard. Ang isang vineyard, pag pinabayangan mo, tutubuan ng napakaraming halaman, hindi mamumunga ng maayos. Kaya sila tinawag na magtrabaho. Kaya ka nakaupo dyan para maging instrumento, para ang vineyard na ito na gawain ng Diyos, patuloy na maalagaan at lumago. Amen? Amen po. Kaya lang wala kong ginagawa, natutulog ka lang. Kaya mo yung labanan, sister. Naniniwala ako, kaya mo yung labanan niya. O pag-pray kita, labanan mo ang top. Isang malaking kawalan pag ikaw ay natumba dyan, bukol. Amen po. It is a cultivated field of garden. It is sometimes surrounded by walls. Matthew 21:33, the parable of the tenants. Mark 12:1. The landowner surrounded the vineyard with walls. Kasi inaalagaan. Amen po? Amen. Amen po? Amen. It is a sign of wealth, sabi ni 1 Samuel 22:7. A vineyard is a sign of wealth. At dito po tayo papasok sa ating topic na pag-uusapan ngayon. Background number 3 yun. Ito yung topic kasi ngayon ko palang sinulat yung title. Sabi sino, kayo naman ako lang po ginawa. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, kung ikaw yung inutusan na anak, nasaan ka na? Nice. Ano yung katabi mo? Malayo na narating mo, sister. Yung ano yung katabi mo? Malayo na narating niya. Totoo. Ang nandito dito pa sa harap, kinakita ko lahat ng tulog. Pero yung ano yung katabi mo, nasaan ka na? Inutusan yung dalawang anak. Pareho silang inutusan. At ang tanong at ating pag-uusapan ngayon, which will be our essential question at the end of this talk, at the end of this message, sasagutin natin yung tanong, nasaan ka na? Tingnan mo yung katabi mo, malayo na talaga nararating niya. Gising! Malayo na nararating niya. Tingnan mo yung katabi mo, nasaan ka na? Ang tagal mo na naglilingkod, umaantar ka ba? Ang tagal mo na sa ministry nito. Dalawa yung pinagagawa sa iyo. Go and work. Dalawa dapat, you have to go. Everything where your feet will stand, God's word should always be proclaimed. Sabi ng Ezekiel, how beautiful is the feet of those who bring good news. Amen! Dapat yung iyong mga paa, kung saan mo ito nakikilala ang Diyos. Kaya ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito, nasaan ka na? Tanungin ulit yung katabi mo. Gisingin mo siya. Nasaan ka na? Pareho silang inutusan. Nasaan na? Alamin natin sa pagsunod sa Panginoon, nasaan na tayo? Minsan nakakalungkot. Ang tagal-tagal natin naglilingkod sa ministeryo nito, wala tayong patutunguhan. Ano ibig sabihin ng walang patutunguhan? Ito, simpleng bagay.
Nung una kang tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, humingi ka ng kapatawaran sa kasalanan mo, pinatawad ka ng Diyos, after 2 minutes, inulit mo yung kasalanan mo. Lord, hindi na po ako magkichismis. After 2 seconds, inulit mo yung pagkichismis mo. Lord, parang awa mo na po, patawarin po ninyo ako, Panginoon, hindi na po ako mangungupit. After 2 minutes, inulit mo. Nakakarating ka sa patutunguhan mo? Yun yung tanong, nasaan ka na? Parang hindi kaya ka nag-move. You're not improving, you're not growing as a Christian. You stay where you are. Kaya nga yung tanong sa atin ngayon, how long have you been serving in this ministry? I've been here in this ministry for 16 long years, man. 16 long years. And where are you now? Still here? Yeah, man. Hanggang ngayon, nagyoyosi pa rin. Hanggang ngayon, hindi nag-i-improve. I've been singing in this choir for 13 years. Hanggang ngayon ang boses hindi nag-improve, 13 years, 16 years. Kung ang kanta nila noong unang panahon, dandansoy, dandansoy. Ang mga ibon na lumilipat, 13 years na ang mga ibon na lumilipat, hindi nababago, walang improvement. Hindi lang napapago ng mga ibon kasi minamahal ng Diyos. Kaya hanggang ngayon lumilipad pa rin, 13 years na sila lumilipad. 13 years na yung mga ibon na lumilipad. 16 years. Mga anak ng Diyos, if you've been in this ministry for 20 years, dapat preachers na kayo lahat. Dapat kayo kahit saan mo itayo ng Panginoon, kapatid, tinanggap mo na ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Hindi pong ganun. Pupunta ka sa party, yung mga kakaupal mo doon, hi, have you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior? Diba? Dapat mahuhusay ka tayong tagapagpakilala sa kay Jesus. If we've been in the ministry for so long, we should have reached out a lot of people because we're asked to go and to do work. Isang pagninilay, isang short na pagninilay, 5 seconds sa pagninilay. Kung ikaw ay coordinator, assistant coordinator, secretary, treasurer, music ministry head, intercessory, membership, or service ministry. Isang pagninilay, if you're a worker in this ministry, ilan na naakay mo? Huwag na sasagot. Sabi ko 5 seconds, ang bilis na sagot. Ilan na naakay mo? Sabi ko 5 seconds. Ang bilis. Isang hamon sa ating bilang Kristiyano. Napalalago ba natin ang ating mga ministeryo? Huwag na tayo magpakalayo-layo ang ating tahanan. Nakakilala na ba sila kay Kristo? Pag mamatay ang anak mo ngayong oras na ito, sa langit ba kayo magkikita? Kung sa mga oras na ito, ako mo masagasaan, sa langit pa kayo magkikita? Straightforward na tanong. Huwag yun ang sagutin. Just keep it to yourself. Have they accepted Jesus Christ as their Lord and Savior? 2 things that you're asked to do. Go and to work. Amen. Amen. Pag yung pinakamamahal mong anak na ayaw mong pinadagapuan sa nakawala mo, masagasaan niya yung oras na ito. Sa langit pa kayo makikita? Yun yung simpleng tanong. Mas parang masyado mga brutal, brother. In Jesus' name, in Jesus' name. Bakit hindi sila mamamatay? Di nga. Alam mo kung paano sila mamamatay? Hindi. So we assume na mamamatay sila any moment. So kailangan ready sila sa kaligtasan ni Kristo. Ganoon dapat yung ating pinangahawakan lagi. At ang mas matindi, pag matanda ka na, kasi mas malapit ka na doon. Ang tagal-tagal mo na sa gawain, hanggang ngayon, hindi ka pala ligtas.
Pati ngayon nga, maawit ang mga ibon daw. Hindi ligtas sa sistema. Kasi nga ngayon ang mga ibon, wala na alam yung kanta. Amen? Amen! Ating pag-aralan sa hapon po ito, nasaan ka na sa paglilingkod? To follow Christ, we are going to talk about four things. To become a follower of Christ, we need to consider four simple four things. To follow means you are going to move from one location to another. So kung ikaw ay nasa Connecticut sa mga oras nito, pag uwi mo wala ka na sa Connecticut, very good ka. Nag-move ka kaagad. Ang problema mo pag taga Connecticut ka. Ibig sabihin hanggang ngayon, nandito ka pa rin. So that means, to follow Christ, you have to go somewhere. And that somewhere is from one place to another. Proclaim Christ wherever you are. We have to proclaim Christ wherever you are, especially to our family members. Alam po ninyo yung aking mga anak, nabanggit ko lang to sa isa sa mga talk ko, at iyak ako ng iyak after kong mag-reflect dun sa aking preaching. I think nung nag-talk ako sa, hindi ko na maalala, I think sa Chicago. Iyak ako ng iyak. Sa puso ko, iyak ako ng iyak nung mga oras na yun. Lord, nagpipreach ako. Yung mga anak ko ba pag namamatay? Kasi nagtatricycle sila. Ang aking po mga anak, inihahatid nung kanyang tiyahin, nagtatricycle sila. Alam niyo sa Candelaria, Quezon, paglabas na ng subdivision, may malaking highway doon. Ang kasama noon, mga bus. Yung bibiyahe na papuntang Bicol, papunta na kung saan-saan, ng malaking highway. Hindi lang siya malaki, kundi daanan talaga. Alam yung mga highway sa Pilipinas, di ba? Isang sakyan lang ang pwedeng magkasya sa lubungan. Tapos puro bus pa yun, yung mga tricycle. Doon nakasakay yung aking mga anak. So sasakay sila sa tricycle. Kwantuwa sila ng una, dati nakakatuwa kasi nakatricycle sila. Pero every time mapasok sila, nananalangin kay Lord, yung mga ano po ang aking mga anak. Sa dami ng mga bus na naka-accidente sa Pilipinas, sa Cavite, sa Tabapanga, na mahulog sa Manila, kung ano-ano, ang aking mga anak po, Panginoon, ay nakikipagdigmaan sa mga bus every time papasok at uuwi sa bahay. Kaya ang ginawa namin mag-asawa, nung gabi na yun, anak, pray tayo ha. Lord Jesus, tinuruan na namin, I accept you as my Lord and Savior. Ay, salamat Lord, pamatay sila anytime, this moment, ligtas sila, Panginoon. Yun yung aking comfort ngayon. Kahit wala akong trabaho mag-asawa, wala akong problema, wala silang makain, naging mga tiyahin nila, magpapakain sa kanila. Ang importante sa akin, ligtas ang kanilang kaluluwa. Eh yun naman ang gaya lang, bakit ako nandito eh. Para ipahayag si Kristo, tapos sabi ko pamilya, pag namatay, ay si Anna, nasa impyerno. Pero at least, kampante ako ng aking mga anak ay may kaligtasan. Paliliin na bata ko sila, 5, 4, 3. Hindi, 5, 4, 3. Ito kayo ng tanong. Ito ang tanong. Ikaw ay inutusan ng Panginoon, saan ka na nakarating sa pamilyang mo? Sino-sino na ang pangginan mo ng salita ng Diyos? To follow Christ means to come after Christ. Ibig sabihin, nauna si Kristo, kasunod ako. To follow Christ means to travel behind Him. Ibig sabihin, kung saan siya pupunta, doon ako pupunta. To follow Christ means to go along. Ibig sabihin, kung ano yung aapakan niya, dapat apakan ko. Meron akong isang kapatiran natin na kausap ko. Ang sabi niya, brother, bigat na bigat ang kalooban ko. Ang dami ng tinira sa akin, na ninismi sa akin, ang dami kong problema sa buhay. Ang daming mga nagpapalipat ng kwento-kwento tungkol sa akin, ako ay mas magtao, ganito, ginawa ko ganyan-ganyan. Well, sister, congratulations. Bakit, brother, means to tumaba ako? Kasi you're following the footsteps of Christ. Si Jesus Christ, hindi lang itinismis. Pero yun mo, nagpakain siya ng 5,000 men only. Nagpakain siya ng 4,000 men only. Tapos yung pangos sa cross, crucify him, that's 9,000 men only.
Imposible dun sa 9,000 na kumain, walang sumigaw doon na, crucify him, crucify him. That's impossible. Isa doon sa nakinabang, pinagaling, pinakain, is the same people who yelled at Christ on the, when he was being tried. When he was being tried to crucify Christ. Ibig sabihin, pag tayo ay nililibak, chinichismis ka dahil sa, kay Kristo na yung sinusunod, well, you are on the right path. Amen. You are stepping on the footsteps of Jesus. Ang susunod na kabanata, hintayin mong ipako pa sa krus. Kasi yun yung sinusundan mo, doon pumunta. Ayun siya ngayon, no? Doon siya pumunta. So, pag sikaw, yung sinusundan mong daan ay hindi napunta doon, maybe you're following the wrong footsteps. If you do not bear the cross and the sufferings he had, maybe you are not following the right footsteps. So if you have problems right now, if you have persecutors right now, well and good, you are on the right track. Amen. Amen po. Eto ang issue ko ngayon. Pag wala kang problema, problema. Problema pag wala kang problema. Kasi mali yung sinusundan mong paa. Si Jesus, kahit saan sa may punta, may kaaway siya. Hindi ba ibig sabihin, makipag-away pa kapaligan ng tao, no? Ibig sabihin, pag ngayon, pa-easy-easy ang buhay mo, maybe you're not moving. Pag pa-easy-easy ka ngayon, ulitin ko, hello? Hello! Yung sa tulog, hello? Hello! Diba, ang daming tulog, ang daming sumagot? Yung sa tulog, hello? Hello! Marami talagang tulog, ang daming sumasagot eh. Pag wala kang dinaranas sa pagsubok ngayon, kapatid, maybe you're not following the footsteps of Christ. That simple. Kasi you are not moving. Ay, ang sarap ng buhay. Masweldo ako, $500 a day. May bakasyon ako, 3 days a week. Ang ganda-ganda ng buhay ko. Wala ka problema-problema. Ang anak ko, nakagraduate na. Kumikita na nga sa akin ngayon si Lord. Yung parang lahat ng nagtrabaho ko noon, ayun, inaani ko na, ganda-ganda ng buhay ko, relax na ako, magre-retire na ako at age of 53. Bumiyak sa Pilipinas, maglulus tayo ng salapi, pupunta ako sa Venice, pupunta ako sa Rome. Ang ganda ng buhay. Well, you're not following the footsteps of Christ. You are not following the footsteps of Christ if that is your lifestyle right now. Ibig sabihin, para ka rin mga Israelita na nakikitungo ka na sa mga Palestino, at nakikipagmamutihan ka na sa iyong kaaway. Nakikipaglaro ka na ng patentero kay Satanas. Kasi pinarinilak sa'yo, huwag kang magpuri sa Diyos. Huwag ka na matin sa El Shaddai, mag-iingay ka, ang gugulo niyo, mga chismosa, dalahira, maldita, mataas ang kilay, mga samagali. Huwag ka na pupunta sa El Shaddai. Ichichismis ka lang nila, huhutputan ka ng pera, pabibilhin ka ng bulaklak, pabibilhin ka ng tarpulin, pabibilhin ka ng pagkain, ang dami mahuhutput sa'yo. Huwag ka lang pumunta sa El Shaddai. Well, if that lifestyle of yours is very simple and relaxed, you are not following the footsteps of Christ. To be like Christ, you need some nail marks on your hands and your feet. Amen. Amen po. Amen. Nasa number one pa lang po. Number two. To follow Christ means you have to exert time. You have to waste your time. Sinasabi ko yung salitang waste, sayangin, gugulin, kasi yun dapat. Sa paglilingkod na ito, kung ang gawain ito ay parang part-time lang sa'yo, aatin ka kung gusto mo, hindi, kung hindi, dahil sa trabaho, well, you are not following Christ. Amen. Kung ang pagdalo sa gawain ito ay part-time job mo lang dahil wala kang trabaho, dahil na-kick out ka, dahil mayroon kang ginawang kung anong kasalanan, kaya wala kang mapuntahan, kaya ka narito, well, you're not following Christ properly. Dahil sa gawain ito, sa pagsunod sa Panginoon, kailangan may oras ka na talagang hindi mo kayang bitiwan pero ibinibigay mo sa Panginoon.
Ay, naku, hayaan mo na yung part-time na yun na $300 a minute. Nakatid ako sa gawain. Ganyan mo yung oras mo? $300 a minute ang presyo ng oras mo? Binitiwan mo para sa gawain ng Diyos? You are blessed. Amen! Hindi nga eh, $7 an hour hindi mabitiwan. A-absent lang ng 3 oras sa gawain. $21. Eh brother, yun na lang talagang kabuhayan ko. Bakit hindi mo subukan ng Diyos? Sabi niya yun eh. Malakay. Bakit hindi mo ako subukan? Kung hindi ko buksan ng durungawan ng langit. Bakit ginamit yung salitang durungawan? Ano yung durungawan? Bintana! Bakit bintana ang ginamit? Bakit hindi pinto? Tingnan niyo itong building na ito. Ano mas marami? Bintana o pinto? Bintana. Mas maraming bintana. Ibig sabihin, pag umapaw ang tubig dito, mas maraming aapo na tubig sa bintana kaysa sa pinto. That's the same logic. Kung nahihinayang ka sa oras mo na $7 an hour na hindi mo makapagkaloob sa Panginoon ng 3 oras para papurin at parangalan siya, huwag na natin sabihin yung 3 oras. Yung isang oras ng panipagsimba. Kung meron pa kayo tinatawag na dry mass, 20 minutes na misa. Kung 20 minutes na misa, hindi mo matagalan, paano pa nang inaasahan ng Panginoon na sinusundan natin na magpapala sa atin? Alam po ninyo, sa atin ngayon, marami tayong kahilingan sa Panginoon. Meron sa atin may karamdaman, walang trabaho, may problema, may papel na hinahanap, kung anumang papel na yan, at kung ano-ano pa. Isa lang ang solusyon. Sundan mo si Jesus. Try mo lang. Sabi niya yun eh. Bakit hindi mo siya subukan? Amen! To follow Christ, you have to move from one place to another. To follow Christ, that means you have to follow the same order Christ did it. Dapat in correct sequence sa tamang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. To follow Christ means to follow all His instructions. All the details na binibigay sa'yo, kailangan gagawin mo. Nandito na ako sa pangatlo. Ano yung una? To follow Christ, you have to move. To follow Christ, you have to exert and use your time. And to follow Christ, you have to? Ano yung pangatlo? Follow instructions. Pero kung sino nagsabi nun, may tama ka. You have to follow instructions. At nasaan ang instruction ng Panginoon? The Bible. Ito po ang instruction ng Panginoon. At dito po ako medyo matatapos ng konti kasi malapit na ang matapos ang aming oras. At kailangan ko rin itong sabihin. Ang salita ng Diyos, ang Biblia, is a book of instruction. Ano nga? Meron nga silang acronym sa Bible. Bible is a basic instruction before leaving earth. Yun yung Biblia. It's a basic instruction before leaving earth. Yun ang purpose ng Biblia. Ang nakakalungkot, sa gawain ito, whenever we're listening to the gospel, whenever we're listening to preachers, and we do not like what they're talking about, what they're saying, we tend to choose whatever we want to hear. Parang buffet table, pupunta ka sa kainan, uy, ayoko to, ayoko ng fish, hindi pwede sa akin ng crabs, mataas ang ganyan-ganyan, hindi ako pwede nito, I'll just eat this, gulay lang ako. Buffet table, parang salita ng Diyos. Parang salita ng Diyos. Pag hindi mo gusto yung nagsasalita, pipiliin mo lang yung kanya sinasabi. Hindi ako aking pagdandagaan si brother ko, Alex. Pag-ibot ko si Alex. Masyado kasi maliwanag ang buhay. Mga kapatid, to follow Christ, you do not choose where to go. You follow the person who's ahead of you. Hindi ka pwedeng mamili na kaapakan. O Lord, inapakan mo yan. Yung mga nagmumura sa inyo, dumura sa mukha mo, ayoko kapakan yan. Well, you can
cannot go to the next step unless you step on that one. Simple. Amen. You cannot go to the next step unless you step on that footprint of Christ. Amen po. At ang panghuli at pang-apat, to follow Christ means you have to follow all His practice. Lahat ng kanyang ginagawa. Lahat ng kanyang mannerisms, lahat ng gawit niya, lahat ng kilos niya, lahat dapat ginagaya siya. Hindi naman ibig sabihin magpaka-beard kayo. To follow Christ, to follow His practice means to be like Christ physically na yung kahinahunan niya naroon every time na minumura siya. Nililibak siya ng tao, ipinapako siya sa krus, pwede siya manilabarin. Carpentero siya, hello? Carpentero si Jesus. May hawak na martilyo na sa arte, pwede siya lumaban. Martilyo yan, agimak ko yan. Yan ang aking hawak-hawak for 30 years of my life. Pwede siya lumaban. Pero hindi. He endured everything. Sige, do whatever you wanna do because this is what my Father told me to do. This is the work that I got to do. Amen. And He will bear the burden even to death. On the cross. Kapatid, tanungin mo yung katabi mo bago siya matuluyan. Tanungin mo yung katabi mo, ito yung tatanong mo sa kanya, nasaan ka na? Nasaan ka na sa paglilingkod? Nakakilos ka na ba? Are you using your time to glorify Him? Are you following His instructions? Are you following all His practices? Everything that He did. Anak ng Diyos, ang isa sa pinaka-napakabunting ginawa ng Panginoon, isa sa napakarami niyang mabuting ginawa, ang makasalanan, niyayamak niya. Amen. Ang kaaway niya, niyayamak niya. Amen. Kung hindi mo kayang yakapin ang iyong kaaway, you're not following His footsteps. Ulitin ko yung sinabi ko. Ulitin ko pa yung sinabi ko. Nakikinig kayo? Hindi ko nga, nakikinig sila. Hindi? May nagsasalita. Hindi ko sila nakikinig. Kanina ba yung katabi mo? Sabi mo sa katabi mo, nasaan ka na? Sinusundan mo ba si Jesus? Tanong yun, dapat may sagot. Si Jesus ba ang sinusundan mo? Si Jesus ang sinusundan mo? Alam niyo, si Jesus ang sinusundan natin, niyakot niya yung kaaway niya. Jesus. We are following His footsteps. Amen.
Christ in me. Sister Luz, ready na po tayo. Amen. Mangalan ng Diyos. Upang maging totoong Kristiyano tayo, lakaran natin ang Inapakanesus. Mahirap umapak sa Inapakanesus, but we have to do it. Tayo na lang ay tumayo. Sabi mo nung awitin, Sister Ellen and Deres, let them see Christ in me. Sabi to sa awitin na let them see Christ in me, Jesus is so real to me, I see Him through eyes of faith. Nakikita niyo po yung aking projekto. Unawain natin yung ating awitin. I don't want this to be another song that we just sang that doesn't have anything, walang meaning. But we're going to sing this song as a very meaningful song that the message we understand. The song says, Jesus is so real to me, I see Him through eyes of faith. I have felt His presence near in the moments of each day. Kung totoo ang buhay sa iyo si Jesus, dapat nakikita. Hindi po pwede, ako lang po si Jesus Christ, Kristiyano ako, pero hindi naman obvious. Hindi ka naman nakakakita ng kabaitan at kahinahunan, hindi obvious. To follow Christ is to follow His practice. May kahinahunan, may kabaitan. Eh bakit? Bisaya ako eh, ganito taga ako. That's not true. Kahit anong lahi, kahit anong nationality, kahit na anong region ka pagaling, matigas ka magsalita, mukha kang matapang. If you have accepted Christ, then Christ should be seen in you. Sabi mo, Jesus is so real to me. I see Him through eyes of faith. I have felt His presence near in the moments of each day. Yet so many do not know that the love He longs to give, oh, how will I come to see Christ and believe? Paano nila malalaman na totoo si Jesus? Hindi naman nakikita sa akin. We are professing that we are Christians. Christiano yan. Ang sumasama na ugali, magmumuslim na lang ako. Buti sila doon. Nakayuko sila lagi. Mukhang ang babait. Kaya sila nawawalan sa ating pananampalataya. Kasi hindi nakakakitaan ng pagiging Kristiyano ang mga tumatawag kay Jesus na Kristiyano sila. Oh, how will they come to see Christ and believe? Isang question. Totoo, mabait sila siya din yun. Bakit ganyan ang ugali mo? Bakit hanggang ngayon ganyan ang ugali mo? Ikaw ngayon ang tinakausap ko, kapatid. Totoo? Nag-i-adjulay ka, tagal-tagal mo na, sama ang ugali mo. Hanggang ngayon, maldita ka pa rin. Hanggang ngayon, pag nagsalita ka, talim-talim. Hanggang ngayon, pag nagsalita ka sa isang tao, dinudurog mo pati yung kanyang saling lahi. Ang tapang mo magsalita. Kristiyano ka? Nag-i-adjulay ka? Totoo lang? Bakit nanginira ka ng kapwa mo? Ganun ka diretso. Yun yung sinasabi sa atin ng gospel na ito. Inutusan ka? Sumunod ka ba? Nandito ka? Anong ginagawa mo? Anong pakinabang mo? Hindi po ako nagagalit. Yun lang talaga yung nais na sabihin ng gospel ngayong araw na ito. Let them see Christ in us. At sabi ng susunod na verse, sabi ng susunod na verse. Sabi ng susunod na verse. Ayan. Let them see Christ in me. Let them see Christ in me. Let me be His eyes of compassion. Yun yung practice ni Jesus Christ. Kakakakitaan siya ng compassion. Marunong mahabag. Marunong maawa. Let me be His eyes of compassion and His ears. Lord, make me your ear to hear other people's need. May nangingin, may nangungutang, tinataguan mo. Eh kasi, nangilig siya mag-utang. Eh paano mo talaga ginalang kanyang kailangan para mag-gasto sa niya yung kanyang mamahal sa buhay na nasa Pilipinas? Hindi mo mabitawan yung $20 mo na pag ginastos mo sa Starbucks, tatlong kape, ubos. Pero sa kanya, hindi yung kape. Yung $20 mo, 800 pesos na panggastos niya ang kanyang mamahal sa buhay na nagduruka sa Pilipinas. Let me be His ears to hear. Let me be your ear so that I can hear their need. Let them see Christ in me. Let me be His heart of boundless love. Walang limitasyon.
Hindi nakakahon ang ating paglilingkod. Hanggang dito lang ako. At ang susunod na verse, sabi doon, people struggle all alone in the darkness of this world. Ang daming tao na ngayon, mag-isip ka ng tatlong tao, dalawang tao, na ngayon ay may problema sa buhay at hindi nakakakilala kay Kristo. Kaya mo mag- Can you name three people in your, on the top of your head right now? Do you know three people who doesn't know Christ and yet close to your heart? Can you name three people in your, on top of your head? Yes? Amen? People struggle all alone in the darkness of this world. Some imprisoned by their greed, some who've given up on hope. Let the world be flesh again in my life and in my deeds, that people may see Jesus and believe. There's a lot of people who has to know Christ, and they cannot know Christ if it cannot be seen in you. Atin pong awitin ang awitin ito. Gawin natin isang panalangin. Let them see Christ in me.
Even if you have wasted all your time, your money, your effort, and all the years of service in this ministry, if Christ is not seen in you, you are wasting everything. Amen. Bakit ka pa buhay? Kasi marami ka pang dapat akain. Marami kang dapat makakilala sa Panginoon sa pamamagitan mo. Bakit ikaw ang nasa gawain ito? Kasi marami kang kamag-anak na nangangailangan ng kaligtasan. Kapatid, sa mga oras kong ito, I apologize kung hindi tayo makakaroon ng individual healing. Kasi ang nais at ang purpose ng gospel na ito sa mga oras na ito, ikaw mismo ang mananalangin sa katabi mo. Christ healed people. And if Christ is in us, then we have the ability to pray for other people's healing. We have our ability to pray for our prayer partner's needs. Ngayong oras na ito, magkakaroon tayo ng prayer session. It is not the preachers who's going to stand here and pray over you. Maislain ka pagkakaroon mo walang nagbago. Hindi yung eksena ngayon. At ngayon pa lang, Sister G, pasensya na po. Hindi, wala na po kami pinag-usapan. Pero ito yung ating pag-usap, gagawin ngayon. Upo tayo sandali, pero huwag muna ngayon. Upo ka ngayon, yung katabi mo, ipag-pray mo. Hahawakan mo yung prayer partner mo. Dalawa lang kayo, hindi pwedeng tatlo. You're going to hold your prayer partner. You're going to ask for that prayer partner's needs. Kapatid, ano yung panalangin mo na daladala mo sa oras na ito? Ano yung daladala mong panalangin? Ipapanalangin ko ako una. After ko manalangin, ipanalangin mo yung pangangailangan ko. Dapat ganito yung visible sa ating prayer partners. That's the real essence of prayer partners fellowship. Whenever we gather, we pray. Ang nakakalungkot sa gawain ito, naiinip tayo sa mahabang panalangin. Uulitin ko yung sinabi ko. Nakakainis naman si sister ang haba-habang panalangin. Nakakainis yung preacher na yan. Opening prayer lang, parang nag-preach na ang haba-haba ng prayer. Hindi kasalanan ni preacher, hindi kasalanan ni sister. Kasalanan mo, naiinip ka ng makipag-usap sa Diyos. Naiinip ka na sa mahabang panalangin. Nakakahiya ka. 30 years in this ministry, 10 minutes, 20 minutes prayer, naiinip ka sa prayer partner mo. Wake up call. Bakit ako narito ngayon, nagsasalita ng straightforward? Nag-review tayo lahat ngayon. Kasi masyado tayong tahimik, masyado tayong relax sa paglilingkod, okay lang ang buhay. Well, it's not happening right now. Something has to break down. Something, some walls has to be breaking down right now. Amen. Ano yung dapat mabuwag? Yung pagiging relax sa pananampalataya. Hindi dapat ganoon. Ang daming gagawin. Hindi dapat tayo relax sa paglilingkod. Dapat laging hyper. Amen. Sa mga oras na ito, hahanapin mo yung partner mo. I am giving you 5 to 10 minutes. Mag-usap kayo ng katabi mo. Let's make it 2 minutes. Mag-uusap lang kayo for 2 minutes. Ano yung panalangin mo na itataas ko ngayon? Huwag kang problema. Eh, gusto ko kay Brother Alex. Gusto ko kay Brother Roger. Gusto ko kay Brother David magpa-pray kasi mahusay siya mag-pray. It doesn't work that way. Walang special powers ang mga nakagreen na yan. Wala silang special powers. Ano meron sila? Pananampalataya. Dapat meron ka din. So wala sa taong nananalangin kung hindi doon sa pananampalataya mo at kakayahan mong tumanggap. Amen po? Upo tayo. I'm giving you 2 minutes. Let's all be seated.
I'm giving you 2 minutes. You're going to tell the person next to you your prayer request. We believe that through the faith that we have and through the blessings and because of your mercy, all these prayers that are being reached, Panginoon, at naaabot ang iyong trono. Dalangin namin, Panginoon, na sa mga oras na ito, let your power continue to overflow on all the prayers that are being lifted up to you right now. And Heavenly Father, right now, dalangin namin na sa aming pananalangin ito, maging kahulugan namin, Panginoon, ang ipanalangin ng aming kapatid sa bawat aming pagkikita, sa bawat aming pakikipag-usap sa telepono, panalangin at panalangin ang aming ibabahagi sa aming kapwa. Heavenly Father, right now, we are lifting up to you our prayer request, even the prayers that were not written on this piece of paper. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga panalangin ito ay iyong dinggin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa hapong ito, binusog mo ang aming espiritu. Salamat, Panginoon, sa pagkakaunawa sa iyong salita. At naniniwala kami, Ama, na sa aming pagsunod sa iyo, sa aming pagsabi ng oo, maglilingkod ako. Kalatip nito, Panginoon, ang aking pagsasakripisyo ng aking oras, ng aking kapahingahan, ng aking convenience, Panginoon, ay ibibigay ko para sa pagsunod sa iyong kalooban. Dahil ang Diyos at aming mapagpalang Ama, sa hapong ito, uuwi kaming matagumpay. Sa hapong ito, uuwi kaming pinagpala. Sa hapong ito, sino man ang aking kapatid na nangangailangan ng kagalingan, sino man ang aking kapatid na ito na nangangailangan biyayang pinansyal, sino man sa aking kapatid na ito na nangangailangan ng trabaho, sino man sa aking kapatid na ito na nangangailangan ng kagalingan para sa kanyang mahal sa buhay. Aming isinasangkuni, Ama, abutin mo ang kanilang panalangin. Abutin mo ang bawat prayer and request na nakataas. Maging ang hindi namin naisulat ulit naman ang aming puso at isipan. Abutin, Panginoon, ang panalangin pumapailan lang. Maging masama yung handog na aming ibinibigay sa iyo. Sapagkat iyon ang nais mo, Ama. Ang kami ay humingi at umasa tanging sa iyo lamang. O Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan at pagpalain mo, Panginoon, ang aming pag-uwi. Samahan at pagpalain ang bawat sasakyan, Panginoon, na magbibiyahe at umis ka nila mga tahanan. Ingatan, Panginoon, ang bawat kamanggagawang ito. At higit sa lahat, Panginoon, sa aming mga darat ng lugar. Gamitin mo kami. Paggamitin mo kami, Panginoon, mag-iingay kami kung gaano ka kabuti sa amin. Aming ipagmamaingay na ang aming Diyos ay buhay. Aming ipagmamaingay na ang aming Diyos ay kumikilos at nagpapala sa aming buhay. At ilang Diyos tayo pagpala na maminsan pa, dalangin namin, O Diyos, ang kaligtasan hindi lamang sa aming personal na buhay, kundi sa aming mga mahal sa buhay na malalapit sa aming puso. Heavenly Father, bless each and everyone who listened to your word right now, Father. And we claim that all the prayers that were lifted up to you earlier are now testimonies that there is a God who answered those prayers. And Heavenly Father, once again, may we give you glory in everything that we do. May we give you glory, Lord God, with the life that you have given us. This we pray with thanksgiving in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bago po tayo mag-iwahiwalay, isang assignment. Isang assignment natin sa ating pag-iwahiwalay. We are going to see each other in 2 weeks sa anniversary po ng Saint Bridget. In 2 weeks, magkikita-kita tayo. Magkukwentuhan tayo ulit. Kung sino yung kapartner mo ngayon, tanungin mo siya, anong prayer sa itinaas natin ang sinagot ng Panginoon? Hanapin mo yung partner mo na yan next week, in 2 weeks. Ano doon sa mga itinaas mo sa panalangin ang tinugon ng Panginoon? At tayong lahat, hindi lang tayo kakanta ng kakanta sa St. Bridget. Magpapatotoo tayong lahat na guway ang Diyos. Amen! Amen! Muliin po natin ang ating dakilang Diyos. Let's give thanks with a grateful heart. Amen! Amen!
Jesus.